Welcome po sa Chibugs. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng spicy buffalo wings. At narito ang mga ingredients. Kalahating kilo ng buffalo wings. Asin. Durog na paminta. Tinagtad na luya. Tinagtad na sibuyas. Tinagtad na bawang, toyo, Coca-Cola, hiniwang mahabang sili, buto ng sesame, at gagamit din po tayo dito ng maraming mantika. Ang gamit ko po dito ay vegetable oil. Tara na, umpisa na natin. Okay, ang una pong step, lagyan po natin ng asin ang ating buffalo wings. Yan. At ilagay na rin po natin ang paminta. At pagkatapos po nito, medyo lamasin po natin. Siguraduhin po lamang po natin na malinis ang ating mga kamay. At mas maganda po kung tayo magsusuot nitong plastic gloves, kagaya ng suot ko ngayon. Para naman masigurado natin na ang ating pagkain ay malinis. At pwede na rin po natin lagyan ng kaunting toyo. Hindi po natin ito ilalahat dahil mamaya po gagamitin natin ito sa pagluluto. So ayan po. Medyo halu-haluin po natin ito ng ating kamay. O kung kayo po ay hindi gusto magkamay, pwede rin po kayong gumamit ng spatula. So ayan po. Maghihintay po tayo ng at least 30 minuto. O mas maganda po kung i-overnight natin sa ref. Nasa inyo po yun. Pero sa akin po, sa 30 minutos, eh okay na po yun. So huwag po kayong alis, babalik po ako. At matapos po ang 30 minutos, atin na pong i-turn on ang ating stove at maglagay na po tayo ng cooking oil. Marami po tayong gagamitin mantika dito para medyo lubog po yung ating lulutuing buffalo wings o yung pakpak ng manok na may buffalo cut. At ayan po, mainit na po ang ating mantika. So pwede na po natin ilagay ang ating buffalo wings sa isa. Iluto lang po natin ito sa medium heat. Iluto po natin ang bawat side ng 5 minuto o hanggang sa mag-golden brown. Pagkatapos naman ay yung kabilang side naman po. Ayan. Atin po natin takpan at isunod po natin yung mga natitirang mga buffalo wings. Okay po, at i-check na po natin ang ating nilulutong chicken wings o buffalo wings. Ayan. Kung nag-golden brown na yung side kung saan siya ay niluluto. So atin lamang po itong babalik pa rin. Nagbibigit nga lang po ang iba dahil meron po talagang mga manok tayong ganyan na binibigit po sa mantika. Pero wala pong problema yan dahil mamaya po sa bandang huli ay niluluto po natin ulit sila. May pa lang, ulam na. So ayan po, tatakpan po naman natin at maghintay po tayo ng 3 hanggang 5 minuto
O hanggang mag golden brown po ang kabilang side naman. So ayan po, makalipas ang mga 3 hanggang 5 minuto, makikita po natin dito sa salamin ng ating cooking pot na talagang sige-sige po ang pagluluto. At ati po muna natin i-check. Yan, golden brown na po talaga. So, pwede na po natin isa-isang kuhanin ito. Para po mailuto na natin yung mga susunod na buffalo wings. Sabi pa lang po, talagang mukhang masarap na. Dito po natin na ilalagay yung iba natin sangkap. Buti na lamang po at hindi tumatalsik itong mantika. Ito po sa iba, talagang matatalsikan po kayo. Kaya ingat po pag gano'ng luluto po ng mga ganitong generito. Lalo na po itong fried chicken. So ayan po, nakuha na po natin yung first batch ng mga buffalo wings na ating niluluto. At susunod naman po natin itong pangalawa at huling batch ng buffalo wings. Atin pong lulutuin muna ang isang side. Yung mga 3 hanggang 5 minuto rin po o hanggang maging golden brown po ang kulay niya. Pagkatapos po noon ay babalik tayo po lamang natin. Luluto po naman natin ang kabilang side. Ang mga ganun din po katagal. Po. Ayan po ang last batch ng ating recipe para sa araw na ito. At pansamantala po, habang naghihintay po tayo maging golden brown siya, ay atin po naman munang tatakpan. At pagkatapos po ng 3 hanggang 5 minuto, atin po uling i-check. Huwag po kayong alis at babalik po ako. At ayan po, mapapansin nyo po na naluto ko na po lahat ng buffalo wings. Mga ilang minuto lamang po at babalik po tayo sa ating lutuan at iluluto na po natin ng sabay-sabay pati po yung mga ibang ingredients. Diyan lamang po kayo. Babalik po ako. Okay, balik na po tayo sa ating lutuan at nagpapainit na po ako dito ng ating cooking pot. Lagyan po lamang natin ng kaunting mantika. Ayan. At sunod na po natin ang ating luya. Or pwede nyo rin pong unahin ng bawang o sibuyas, depende po yan sa inyo. Ang sa akin lamang po ay para lumabas po agad ang amoy nitong luya. At ito po ang mag-iiloy talaga ng lasa sa ating niluluto. Pagkatapos po niyan, pwede na rin po natin isunod ang ating tinadpad na sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap din po. Yan. So, halu-haluin naman po natin ito ng mga 2 hanggang 3 minuto. At ganyan rin po natin isunod ang ating tinadtad na bawang. Medyo hinaan nyo lamang po ang inyong apoy para huwag pong masunog ang ating mga sangkap. Ayan po. At pagka naging translucent na po ang itsura ng ating sibuyas, pwede na po natin dagdag ang ating susunod na sangkap. Ayan na po ang kinatad na bawang. So, lutulutuin po natin ito ng mga 3 minuto pa.
At bago po natin isunod ang manok o ang ating buffalo wings. At ngayon naman po ay ilagay natin ang ating buffalo wings isa-isa. At po maganda ang arrangement nito sa ating lutuan at sa ating cooking pot. Ang tamang-tama po ito sa isang maliit na pamilya. At sigurado magugustuhan niyo ang lasa nito. Yan. At pwede na rin po natin isunod ang natira nating toyo o yung natira nating sauces kanina. So dito po, ang nagamit ko pong toyo ay mga kalahating tasa po. Depende rin po sa inyo kung dadagdagan nyo. At kung medyo mahilig kayo sa maalat, ay nasa inyo po yan. At narito po ang ating paminta. Pwede na po natin isunod. At pwede rin po natin ilagay ang ating panghalo. Ito po ay yung Coke kanina. 330 ml po lahat ito. Pwede nyo pong ilahat or pwede po kayo mag-iwan ng konti. So, pakukuluan lamang po natin ito at tayo ibabalik. So, tatakpan ko lamang po ng mga 5 minuto. Yan lamang po kayo. At muli po ay ating bubuksan ang ating nilulutong buffalo wings. Ayan, pumupulo na. So at this point po, pwede na po natin ilagay ang ating hiniwang habang sili. At muli po ay atin po itong tatakpan hanggang pumunti na lang po ang sabaw at ito ay dumapot. Siguro po mga 5 minuto pa at malapot na po ang ating sabaw. Diyan naman po kayo. At ito po, bubuksan na po natin ang ating niluluto. At kung mapapansin nyo, kumunti na po ang ating sabaw at lumapot na rin. Tingnan po natin itong tikpan para malaman po natin ang lasa niya. Ayan po, tamang-tama po ang lasa niya. So, tatakpan ko lamang po ito ng mga 3 hanggang 5 minuto pa. At pwede na po natin ilagay sa serving bowl at pwede na rin po natin iserve. At ito na po ang ating finished product. Ang ating spicy buffalo wings. So masarap po yan. Kaya atin na pong ihanda ang ating hapagkainan para po maumpisa na natin kainin ito. Kung nyo pong nagustuhan ang ating recipe sa araw na ito, huwag nyo lang pong kalilimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. At pwede nyo rin po akong sundan sa aking Facebook page at Chibugs Iloilo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pag panood sa aking presentation sa ngayon. Kain po tayo!